Good morning, Beshies, and welcome back sa aking YouTube channel. Andito na ulit ngayon ang inyong Ate Jaja. For today's vlog, last full day na natin sa LU. Ang bilis ng oras, parang kailan lang kakarating lang namin dito. So, for our last day, magsusurfing kami. And I've mentioned this sa previous vlog ko, hindi ako marunong lumangoy. So, talagang tibay at lakas ng loob ang labanan dito. Excited ka na ba, Seti? Si Kuya. Hi, Kuya. Kuya, ikaw magtuturo sa amin? Yes po. Kuya, ano pangalan mo? So, ako nga po pala si CD po. So, ako po yung magiging surfing instructor. Yes! Okay, so, bibasic ko muna yung parts of the board natin. Then, yung safety. So, meron po ba tayong injury, fracture, sakit sa puso? Broken-hearted ba? Kuya! Yun lang, Kuya. Medyo broken-hearted, ganyan. Pati ako na-touch siya. Okay, so... So, meron naman kayong surfing instructor, no? So, ako nga po pala si CJ. So, ako po yung magiging surfing instructor. And then, si Kuya Chris. Okay? Okay, correct. Kuya Christian pala. Okay, so, parts of the board. Safety and then balance. Okay, so, parts of the board. So, ito yung tinatawag namin leash. So, yung leash natin, important ito kasi hindi masyado marunong lumangoy. Okay, so, yung leash natin nilalagay sa paa or sa stronger foot. Bawal po siya sa leg or sa bebang. Oh, yeah. Okay, so ito po yung nose. Yung harap ng board. Okay, so ito yung tail. So ito po yung likod ng board kung saan nakalagay yung leash. Okay, so both side, yan po yung tinatawag naming rails kung saan tayo kumakapit sa board. Okay? So dito naman sa ilalim or sa ibabaw. Okay, so ito yung tinatawag naming lower deck. Ito yung parts ng board na nag-glide sa tubig. So wag na wag po tayong sasampa dito, guys, ha? So yung iba kasi, halimbawa, na-wipe out tayo, hindi natin maabot yung buhangin. So nagpa-panic or bigla-biglang sama-sampa dito sa board. So pwedeng tumama sa atin yung fins. Okay, so yung fins natin, pinaka-importante, pinaka-delikado. Okay, bakit po siya naging importante? Kasi ito yung nagbibigay control. So pag wala po siyang fins, automatic papaikutin ka lang po. Okay, so saan po yung stronger foot natin? Right, left? Okay, nakapag-try na po ba kayo ng skateboard, snowboarding? Hindi pa, Kuya. Ako, hindi pa. Wakeboarding, di ba? So, first time talaga. Ako. Ikaw ba, Seth? Nakapag-try ako ng bata. Ah, okay. Ako, hindi ako. So, may dalawa kaming klase pag tayo sa board. Pag stronger foot mo is left, ito po yung tinatawag namin goofy. So, pag goofy tayo, yung leash natin na sa left. Pag stronger foot mo is right, ito po yung tinatawag namin regular. So, yung leash po natin na sa right. Always po yung leash natin na sa stronger foot or nasa back foot. Yung leash natin. Okay. Be stronger yung nasa likod. Okay, so yung tamang pagdapa naman sa board. Okay, so yung tamang pagdapa sa board, kapit tayo dito sa rails. Upper body first, and then yung lower body natin. So always lagi nating tatandaan, always nasa tail lang po tayo. Okay? Bawal po tayo masyadong lumagpas or masyadong nasa likod. So pag once na pinush tayo ng instructor, walang sasampahan yung paa natin or lahat ng weight natin pupunta sa likod. So pwede po tayong iwan ng alon. Okay? Pwede so, alon okay. Kuya, sa true lang. Okay. Huwag naman po tayo masyado nasarap. Pag masyado naman po tayo nasarap, pag once na pinush tayo ng instructor, so pwede po sumubsob or manosedive. So pag nananosedive po yung board natin, pwede pong lumilipad yung board. Or pag once na meron kasunod na alon, pag inalon sa likod, lilipad talaga yung board. Automatic yung board pwedeng tumama sa atin. Or yung pins. Okay. Kapag so nasa always, unahan ka. Opo. Always po dapat nasa tail lang po tayo. Ah, then, tail. Okay. More balance tayo mamaya pag nasa tubig na tayo. Ha? Okay. Shit. Okay. So meron kaming tinatawag na bend up, palm up, and then one, two up. Dahil first time nyo, so dalawa na lang. Okay. Yung basic lang ng pagtayo sa board. Okay. So pag sinabing ready, okay, side your chest, huwag po dito, ha. So pag dito po sa side ng board, pwede tayo madulas or tatama yung mukha natin sa board. Okay. Huwag naman po masyadong nasarap, so mas mahirapan tayo mag-push up. Okay. So always na, sa side your chest lang po para mas madali tayo maka-push up. Okay? Pag stronger foot ko, saan yung stronger foot nyo, ma? Right lang. Right, okay. Ako nasa left. Okay, so pag stronger foot mo is right, naka-bend na po siya. Ito po yung tinatawag naming bend up. Or one step forward. Pag sinabi tayo ng instructor, wag na wag po tayong gagamit ng tuhod sa mga first time. Oh. Okay? So, pag gumagamit po kasi tayo ng tuhod, mas mabilis po tayo ma-outbalance. Automatic outbalance. Hindi po siya stable pag gumagamit tayo ng tuhod. Oh, okay. Okay, sumasayaw po yun. Okay?
So pag sinabing ready, set your chest. Bend na natin stronger foot. Pag sinabing tayo, push lang natin yung katawan. One step forward sa middle ng board. Then, saka tayo bibitaw. Ah, isa pa nga, kuya. Okay? Kaya ko ba to? Okay. Bend your chest. Bend. Bend. Then, balance. Okay? Kaya ko ba? Okay, so ito naman po yung one to up. Side your chest. Pag sinabing tayo, okay. Straight body. Then, push. Stronger foot. And then, left. Okay? Okay. Okay. Okay, so meron pang isa. Para mas marami kayong choices. Pero, isa sa inyo yan, ha? Okay, ready? Then push. Pump lang natin yung paa natin. Saka tayo bibitaw. Okay? Okay, so balance naman tayo. Mas one step forward naman yan. Yung last ko i-repeat. Okay, so balance po tayo, no? So pag minum straight. Pag na-straight dyan, pwede po mag-split dyan mamaya. So dapat naka-ano siya, para siyang stopper. Yes po, para po magkapag-split and then break tayo. Yung speed naman po natin, pag masyado mabagal, lean forward. Pressure tayo sa front foot, yung board natin bibilis. Okay? Pero pag critical yung waves, alam nyo na magbe-break or masyado malaki, lean back tayo, pressure tayo ng konti sa likod, then back to normal tayo. Okay? Okay? Break, and then speed, and then back to normal tayo. Okay? Okay, so safety. Safety tayo, no? So, bawa tayo sa mag-shore, no? So, 5 to 3 meters away from the shore, jump na tayo. Okay, so yung tamang wait, paano, paano? 3 meters away from the shore, jump na. Yes po, yung tamang pagtalon sa board, side by side or sa likod. Or pwede po tayong mag-free fall or stepping down tayo. Then, pagtatalon tayo sa board, always cover your head for your safety. Okay, cover lang po natin yung ulo natin pagtatalon tayo. Okay, so sa mga first time? So, okay, so... Wag na wag po natin gagawin. Oo nga, paano kuya? Sabihin na lang ng instructor, isigaw siya pag sinabi ng talon, talon na lang tayo. Actually ngayon, hindi naman umaabot. Paano talon? Sorry. Paano talon? Like talon yung talon na side by side or sa likod ah, okay. Tayo or stepping down. Ah, okay, down okay. Down na lang siguro. So, wag na wag tayong tatalon paharap or dito sa nose. So, doon lang. Sa likod, side by side or sa likod lang. Kasi yung iba kadalasan nag-enjoy na eh. Hindi na natandaan yung sinabi ng surfing instructor. Okay, yung iba kasi tumatalon sa harap, yung leash natin nakalagay sa stronger foot. Pag tumalon ka sa harap, tapos meron tayong kasunod na waves, pag inaalon yan, okay. Aangat yung board. So, tendency yung fins pwedeng tumama sa atin. So, always remember for your safety, side by side or sa likod. Okay? Okay, so sa mga hindi naman masyado marunong lumahoy, ito naman po yung leash natin. Okay? So, halimbawa yung leash natin nakalagay sa right. Okay, so halimbawa na wipe out tayo, hindi natin maabot yung buhangin. So wag na wag po tayo magpapanik, okay? So halimbawa na wipe out ka, lumayo yung board, wag na wag po natin siyang abulin, okay? Ganun yung gagawin. Feeling ko rin, kuya. Pinahabon niyo po siya, mas lalo siyang lalayo. Okay? So, sorry kuya, totoong buhay ba yun? So yung babalik. Ah. Tagal lang po natin, bawal po natin siyang ibuhol sa kamay. Kasi pag once na iloanon yan, so, pwede pong maipit yung dalian din natin or yung kamay. So, hihilahin ko lang? Yes po. Hilahin nyo lang po. Siya po mismo yung babalik. Huwag na wag po natin ahabulin kasi mas lalo siyang lalayo. Okay? Tama mo. Tama po ba? Tama? Tama. Huwag ahabulin. Leash or leash flag natin. So, pag once na may alon, pag nag-roll yung board, so tendency yung dalian natin pwedeng maputol. So, bigyan nyo po siya ng malaking space. Okay? Ano po? Apo. Tama po. Okay? So, last safety. Kakatapos lang namin mag-surfing. Tara ba? Picture lang. Ang ending, di ako nakatayo. Pero dahil best ko na lahat nahulog. Ayun. Doon. Sakit ng ulo ko. Pero masaya. Pero yun nga lang, naawa ko doon sa nagturo sa amin. Kasi yung sa akin naman, gusto niya makatayo ako sa board. Hindi ko magawa. Happy ka? Yeah. Masakit lang na ano ako. Sakit ng ilong ko.
Beshies, andito na ulit kami ngayon sa hostel. Sobrang saya sa feeling ang mag-surfing. Kahit hindi ako marunong malangoy, I felt safe kasi sobrang bait ni CJ and ni Kuya Christian. Sobrang nag-enjoy kami. Last full day namin ito sa La Union. If maaga kami magising bukas after ng shift, we will try na mag-surfing ulit. Babalik-balikan namin ng La Union kasi sobrang talagang relax and masaya lang talaga kami the entire trip. And CJ, if you're watching, thank you sa mahabang pasensya. Grabe, sobrang saluto ako sa'yo. Sa susunod na mag-surfing ulit ako dito sa La Union, I'll send you a message para ikaw ulit yung instructor ko. And ang beshies, thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed. Do not forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel. Follow and like my Facebook and Instagram page as well. Ang link ay nasa description down below. Stay safe, stay happy, and stay healthy sa inyo at sa inyong buong family. God bless us all. Bye! Bye.